Dahil sa pagdami ng mga murang transient homes sa Quezon City o sa Baguio City, lumobo rin ang bilang ng mga turistang pumapasok sa lungsod. Pero payo ng Baguio City Tourism Office sa mga nagbabalak umakyat ngayong Pasko at bagong taon, agahan pa rin po ang inyong booking. Balitang hatid ni Von Aquino. Transient homes daw ang karaniwang pinipili ng mga turistang nagtitipid kapag gustong masulit ang bakasyon sa Baguio City. Kaya naman ang turistang taga Quezon City na si Lindsay Codilan at ang kanyang kaibigan nag-transient home sa halagang 650 per night. Mas mura lang siya. At saka para mapuntahan namin lahat ng tourist spot dito. Ang isang grupo namang ito na galing pang Bulacan, transient accommodation din ang pinili dahil hindi nakasama sa babayaran ng mga bata. Nahirapan po ba kayo mag-book ng hotel nyo or accommodation? Ay, hindi po. Mabilis lang po siya. Package na po siya. One per head. Ang pagdami ng mga ganitong alternative accommodation establishment, malaki raw ang naitutulong sa turismo ng Baguio City, lalo na tinaasahan daw ng Baguio City Tourism Office na aakyat ng 30% ang tourist arrival sa lungsod. Hiling lang nila magparehistro sa kanilang mga may-ari ng ganitong accommodation para matukoy nila ang mas accurate na bilang ng tourist arrival na importante sa lokal na pamahalaan para sa planning at management ng mga serbisyo para sa mga turista. Ngayon pa lang pinapayuhan na nila ang mga nagbabalak umakyat ng Baguio sa Pasko at bagong taon. This year, we might be expecting more, but definitely there will always be a way, no? Because we have a lot of accommodation establishments that will open just only for the season. Von Aquino, GMA News.